difference. Mag iba 3 plus na. From Nestle. Bailon! Itinapon sa gilid ng highway, may tama ng baril sa ulo. Ito ang sinapit ng Baywalk Buddies member na si Rejoice Rivera. Noong December 29, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang bahagi ng North Luzon Expressway. Ayon sa ina ng biktima, huli nilang nakasama si Rejoice noong December 28. Nagkita po kami ba ng 9 na ng gabi. Pagkatapos po noon, umalis na kami. Sabi niya, Mama, lilipat ako ng Trinoma. Dahil meron daw po si, manonood daw sila ng scene ni Kisa. Si Kisa po, kasama sa apartment, member din po ng Baywalk. So, nakauwi ba sila ng bahay? So, nakauwi pa po siya ng bahay. Sabi ni Kisa, nakatulog daw siya. Hindi daw niya alam na umalis pa daw itong Dayan. Noong December 31, nabalitaan nilang patay na si Rejoice. Hinawakan ng Ginto Police ang kaso ng pagpatay kay Rejoice. Ngunit, ilang araw na ang lumilipas, hindi umusad ang investigasyon. Meron po kami pintahan na possible witness or suspect. Hindi po namin pinapagod. Ang masaklap pa dito, bukod sa kanilang pagluksa, ngayon puno ng pangamba ang pamilya Santos para sa kanilang kaligtasan. Kasi ang suspect na dito, dubious character eh, yung number one nilang suspect. So, siyempre yung protection sa pamilya kung sakasakalo. Ano ang mabibigay yung tulong ko? On your end, dito ako galing sa Bulacan. Sa inyong kusinto. Close sa monitoring po sa kanila para makapita ang kanilang upang masiguro ang seguridad ng pamilya Santos, inilapit namin kay Kalihim, Jesse Robredo ang kanilang panawagan. Kaya naman, agad na pinangakuan ng security detail ang pamilya Santos na manggagaling sa Giginto Police. Humihingi sila ng tulong po sana kasi alam niyo na sir, yung Bulacan connection, baka lang po kasi may connection sa PNP Bulacan and they're so scared na baka sila bueltahan because right now, they divulged already itong pangalan Secretary. Sa pagsapit ng gabi, aming napag-alaman na wala pa rin ipinapadalang tao ang hepe ng Giginto Police na si Superintendent Miguel Atienza para bigyan ng proteksyon ang pamilya ni Rejoice. Sir, ganito po, no? I will call Secretary Robredo now. Sabihin ko po na hindi kayo sumunod dun sa kanyang instruction to give the family security. As a matter of fact, yung po pamilya ngayon natatakot na nung... Kasi, alam niyo naman na yung notorious. Sige po. Apo, salamat sir. Papupuntahan ko po ng crew ko ngayong gabi yun, yung pamilya po, para din po magbantay doon at tingnan po yung pulis po ninyo. Enero 6, minarapat naming dalhin na mismo sa tanggapan ng DILG ang mga kaalak ni Rejoice. Sa utos na rin ni Kalihim Robredo, inilipat na sa pangasiwa ng CIDG ang investigasyon ng kaso ng pagpatay sa Baywalk Buddies member. Pagkatapos nung sir... O sige sir, kung sakasakali po din kasi siguro baka pwede pong samahan ko sila mismo. Tapos we will take it from there sir. Apo. Muling hiningian ng silumpaang salaysay ang ina ni Rejoice na si Ginang Nieves Santos. Mula rito'y ilang pangalan ang lumutang na maaring maging suspect sa krimen. Una rito si Raymond Dominguez. Pinapakita pa daw sa kanya yung text message ng Raymond na susunduin daw siya. Minsan nang inakusahan bilang leader ng carjacking syndicate si Dominguez. Ayon pa kay Ginang Nieves Santos. May nabanggit po si Idea noon pa. Pag buwa nagiinuman sila, mag-joyride daw sila. Na tuwing dadaan daw sila dun sa burol ng papuntang Tabang. Meron daw dun bilog mo na number 90. Tuwing dadaan nga po kami dun, tinuturo niya, ayan na may butas yan. Tina-target shooting yan ni Raymond.
Pinuntahan namin ang naturang 19 marker at kitang-kita nga rito na may apat na butas ang karatula na tila bagay mga tama ng bala ng baril. Ang nakakagulat pa, halos 500 metro lamang ang layo nito mula sa pinagkakitaan sa bangkay ni Rejoice. Samantala, sa aming parayan kay Raymond, tahasan niyang itinangging may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rejoice. Medyo malabo po kasi nasa jail po ako ng mga panahon na yun. Bukod kay Dominguez, nais din daw papagpaliwanagin ng pamilya Santos ang isa pang umano'y karelasyon ni Rejoice na isang Rodney Acosta. Noong December 31, nakatanggap sila ng isang text message na nagsasabing ito'y sangkot umano sa krimen. May natanggap po akong text message, sabing ganun, parang nakukonsensya na daw siya na binaril daw si Dayan sa NLEX, sabi niyang ganun. Pero ang sinasabi niya, ang bumaril daw kay Dayan, si boyfriend. May boyfriend po kasi si Dayan ngayon, nagbanda. Ang pangalan niya, Rodney. Sinubukan namin kontakin si Rodney. Sumagot siya sa pamamagitan ng text. At sinabing kontakin na lamang daw namin ang kanyang tita sa Congress. At nang aming makausap ang sinasabing tiyahin na isang Donna Torres. Wala pong relasyon si Rodney at saka si Dayan. Sinabi nitong itinatanggi ni Rodney na girlfriend niya si Rejoice at hindi haharap sa kamera ang kanyang pamangkin. Bagamat napangalanan si Rodney at Raymond, hindi nangangahulugang sila lamang ang iimbestigahan ng CIDG. Hindi ibig sabihin nun na investigahan namin sila. Hindi ibig sabihin nun na sila ang tinutukoy namin na pumatay. Ang investigasyon natin will be focusing on kung sino yung possible na makatulong, makapag-pinpoint, kung sino pumatay. Not necessary pag inimbestigahan ka, suspect ka na. Sa kasalukuyan, gumagawa na ng hakbang ang CIDG upang maresolba ang kaso sa pagpatay kay Rejoice at mahuli na ang may gawa nito. Nag-form tayo ng Special Investigation Task Group sa pangunguno ni Senior Superintendent Joel Aguilar. We will get to the bottom of this case at siguradong matatumbang din ako. Pinagkaguluhan, dito nagsimula yung kaso. Dito rin namin natulungan yung pamilya namin. Starts here. Tamang tigla ng instruments.